na pa sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si Santa Lucia, isang dalaga at martir. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Luciang dalaga at martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makita para sa amin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat na mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat bepi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita na nakikinig sa salita ng Diyos, nang makakikita sa pangitain buhat sa pakapangyarihan. Nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, o Jacob, ng iyong mga tolda, kay Inam, o Israel, ng iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis, wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay nadarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakakabatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain na makapangyarihan
maaaring mabuwal ako. Gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa labi, sa lahi ni Jacob. Linitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang numpay nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana, Poon, ay alalahanin. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang Poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Magsitayo ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwi na, iligtas kami sa dusa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang punong saserdote at matatanda ng bayan. At siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. "Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat si Juan ay isang propeta." Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya,
Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Lucia, isang dalaga at isang martir. Si Santa Lucia ay isang masugid na tagasunod ni Jesus. Dahil sa kanyang pananampalataya, itinalaga niya, ibinigay niya yung kanyang sarili para kay Jesus. Ayaw niyang mag-asawa. Pinanatili niya ang sarili niyang dalaga para lang makapaglingkod at makasunod kay Jesus. Samantala, itinakda siyang ipakasal ng kanyang ina sa isang lalaking pagano. Dahil sa pagtatalaga at pangako ni Santa Lucia kay Jesus na tanging siya lang ang kanyang iibigin at susundin, hindi pumayag si Santa Lucia. Kaya naman, kinumbinsi niya ang kanyang ina na ibigay na lang yung kanyang dowry sa mga may hirap. Yung dowry, ito yung bayad ng pamilya ng babae sa mga papangasawa niyang lalaki. Ganoon po noong unang panahon. No? Pag pinagkasundo, may kabayaran. Yung babae magbabayad doon sa lalaki. Ang pakiusap na lang ni Santa Lucia, yung kanyang dowry na dapat ibabayad sa lalaki, ipamigay sa may hirap. Pero hindi pumayag yung kanyang ina. Isang araw, nagkasakit ang kanyang ina. At dahil dito, kinumbinsi niya ang kanyang ina na magdasal sa puntod ni Santa Agata. Doon, magdamag silang nagdasal. Nagdasal ng nagdasal at humingi ng kagalingan kay Santa Agata hanggang sa sila ay makatulog. Sa pagkakatulog ni Santa Lucia, siya ay nanaginip. At napanaginipan niya si Santa Agata. At sinabi ni Santa Agata sa kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya ng iyong ina, siya'y gagaling. Gumaling nga ang kanyang ina. At dahil dito, nakumbinsi siya na huwag nang ipakasal si Santa Lucia. Nakumbinsi siya sa pagtatalaga ni Santa Lucia sa kanyang sarili kay Jesus at ipinamahagi ang kanyang dowry sa mga may hirap. Pero may problema. Yung lalaking ipinagkasundo sa kanya, umasa. Kaya nung hindi natuloy ang kanilang kasal, naggalit ito at isinumbong si Santa Lucia sa gobyernong Romano. E noong panahon na yon, inuusig ang mga Kristiyano. Isinumbong si Santa Lucia sa mga otoridad ng Romano na siya ay isang Kristiyano. Kaya naman, bilang parusa, dadalhin si Santa Lucia sa isang bahay prostitusyon. Dahil sobrang nanalangin si Santa Lucia, dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus, ayon sa kwento, nilukuban siya ng Espiritu Santo. At nung bibit-bitin na siya ng mga sundalo, hindi siya mabuhat sapagkat napakabigat niya. At kung ihahambing, parang singbigat ng bundok.
nung tinanong siya ng gobyernong Romano, nung tinanong siya ng gobernador kung bakit napakabigat niya, ang sabi niya, gawa ito ng Espiritu Santo. At dahil dito, siya'y pinahirapan at pinatay. Malinaw kay Santa Lucia na siya ay para kay Jesus at nananampalataya kay Jesus. Kaya naman malinaw kay Santa Lucia na si Jesus ang kanyang susundan at susundin. Mga kapatid, parang ganito rin ang aral na nais ituro sa atin ng ating ebanghelyo. Narinig natin sa ating ebanghelyo, si Jesus kinikwestiyon ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Ang tanong sa kanya, anong karapatan mo? Sinong nagbigay ng karapatan sa iyo na gawin ang mga bagay na ito? Ang nangyari kasi, ito yung panahon no si Jesus ay pinaghahagupit, pinagtataob yung mga mesa ng mga nagtitinda sa templo. At tinanong siya, anong karapatan mong gawin ito? Sumagot si Jesus, sasagutin ko lang ang tanong ninyo kung sasagutin ninyo ang tanong ko. Ang tanong ko, kanino nagmula ang karapatan ni Juan na magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? Ngunit nag-usap-usap ang mga papunong saserdote kung paano sasagutin ang tanong ni Jesus. Kahit malinaw sa kanila, kahit alam nila ang sagot, patuloy nilang hindi tinanggap si Jesus. Malinaw sa kanila kung anong ginagawa ni Jesus. Malinaw sa kanila kung bakit ito ginagawa ni Jesus. Pero ayaw nilang tanggapin si Jesus. Minsan, ganito ang nangyayari sa ating buhay. Malinaw sa atin ang mabuti. Alam natin ang itinuturo ni Jesus. Ngunit hindi natin ito sinusunod at tinatanggap. Dalawang dahilan kung bakit hindi natin sinusunod ang mga pangaral ni Jesus. Una, dahil ito ay tutol sa ating kagustuhan. Ayaw natin sundin ang pangaral ni Jesus dahil may iba tayong gustong mangyari. Sabi ni Jesus, ang pangaral ni Jesus, magpatawad, bitawan ng galit, pero ayaw natin. Nagmamatigas tayo. Madalas, madami tayong katwiran at rason. Kaya, kahit alam natin na mabuti ang magpatawad, hindi natin ito ginagawa. Kaya sa huli, magulo ang ating pamilya, magulo ang ating relasyon. Isang dahilan kung bakit ayaw nating tanggapin ang mabuti, dahil ito ay tutol sa ating kagustuhan. Pangalawa, dahil ito ay tutol sa ating sitwasyon. Alam naman natin ang masama. Alam natin na masama ang makiapid. Pero dahil hindi natin kayang hiwalayan ang ating kinakasama, binabaliwala natin ang pangaral. At sa huli, pinapangatwiranan. Diba? Alam naman natin ang mabuti, pero dahil sa ating sitwasyon, hindi natin ito tinatanggap. Mga kapatid, kailanman hindi magbabago si Jesus at ang kanyang mga aral. Ang mabuti ay mabuti. Ang masama ay masama. Kaya hindi man natin ito tanggapin, mananatiling mabuti ang gumagawa ng mabuti.
kahit ito ay mahirap at mananatiling masama ang masama, kahit pa ito ay pinagtatakpan at pinapangatwiranan. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pananalangin, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin sa halip na magpairal ng pangingilag at takot, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, nagagalak kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo sa iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama kanawa namin sa daan ng buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming handog ang tinapay at alak alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming iniyahain ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos
ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman umatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Santa Lucia at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ng lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kay gulo na nga ng mundo, hirap sa kuna at lungkot, kaya't sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Kaysaya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo
Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap, Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. At pumarito ka, sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap, Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Hiyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque,
ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno, mahal na Poong Hesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na, amin.